nagbabalik po tayo. Magandang araw po sa mga tagapakinig natin. Dadako na po tayo sa episode 4 natin. Hindi po natin masyado kasi yung tinuloy-tuloy para yung iba hindi naman po masyadong maboard at kung ano po yung capacity ng oras nila. Ngayon pong episode 4, ang i-discuss naman po natin yung tamang pamamaraan ng pagpapaligo sa ating mga African lovebirds. Sa episode 3 po, diniscuss po natin na dine-worm po natin yung ibon ng gabi. Nung gabi po, dine-worm natin sila. The following day in the morning po, after po nilang kumain, okay, ang gagawin po natin, paliliguan po natin sila. Dalawang pamamaraan po yung alam ko, disclaimer lang po based on my experience, dalawang pamamaraan lang po yung alam ko na paliligo sa kanila. Number 1, okay, natural way po. Lagi ko po pinopromote ang natural way. Lalagyan nyo lang po sila ng paso, okay, at doon po sila maliligo. Usually po, maglulublob sila doon, maliligo sila doon. At pag marami na po yon, nakita ko na po na paliguan ng dalawang ibon o ng mga breeder natin, pinapull out ko na po yon para maiwasan ang contamination at hindi po nila mainom yon. At ang ginagawa ko po, yung tubig yan nila, may water tube po, magkaiba doon sa pinapaliguan nila. Number 2 po, yung force na pamamaraan ng pagpapaligo. Effective din po to. Actually, ginagawa rin po namin to. Ang ginagawa po namin, bibili po kami ng washout. Idi-dilute po namin yung sa spray. Okay? Tapos yung pang-spray po namin, yung pong pinapapaligo namin sa ibon. Tamang procedure po, kailangan po silang from the 17 by 30 cage, yung malaking double cage po natin, nilalagay po namin sila sa carrier cage. Yung ganyan lang po kaliit, mga isang dangkal lang yon, o isang kalahating dangkal. After po silang ilagay doon, ang ginagawa po doon, nilalabas po sila ng bahay, dapat po may araw, okay, para madaling matuyo. Ako po ang ginagawa ko, ang una kong ini-spray sa ibon, tubig. Tapos po dapat yung pag-spray, hindi sobrang ano ah, yung matigas yung, o bububo po yung pwede tubig, dapat yung parang mist lang, para hindi masyadong masaktan yung mga ibon natin. Para tayo, parang tao, nagsishower, dapat alam mo rin yung capacity ng ibon, kasi nakakos din ng stress sa kanila yun eh. Ako una, tubig muna yung binabasa ko na sa kanila. Second, binubugahan ko na sila nung ano, diluted washout na nasa spray gun. Tsaka ko i-spray sa kanila yon. Kung bakit washout? Kasi kung sa episode 3 po, diniscuss natin yung internal parasite na ating ini-eliminate, yung mga binapatay po natin, yung mga external parasite. Yung mga kuto, yung mga alaga nating ibon, kahit di sila naaarawan. So yung mga external parasite, para na sa ganun, ready na talaga sila o maaluwan o maginhawa ang kanilang pakaramdam pag nag-undergo po sila sa breeding procedure po natin. So tapos i-bibilit ko po sila sa araw. Usually ginagawa po namin yan mga 8 to 9 a.m. kasi po yung araw nun, maliban sa nutritious na vitamin D3, hindi po sila nakaka-harm, okay, sa ating mga alagang ibon. Usually po, mga 10 to 15 minutes, tuyo na po yan. Ipasok na po natin. Sila na po bahala mag-ayos ng mga balahibo nila. At nagbaband din po sila ng kanyang kapartner. So, yun lang po. Sa episode 4 po, i-discuss po natin ang dalawang pamamaraan ng pagpapaligo ng ibon. Yung natural way at saka yung force. Okay? Yung force na pamamaraan ng pagpapaligo sa kanila. Kayo na po mag-decide. Maraming salamat po. God bless.